Hi guys, welcome back to my channel. In this video, pag-usapan natin yung experience ko sa LBC on cash on pickup transaction. Kung gusto yung malaman yung experience ko, just keep on watching. And this is from the buyer side kasi bumili ako ng item. So let's begin on this video. Don't forget to subscribe. Let's begin on this video. First time kong bumili ng isang item sa Facebook. Yung mga shipping option ni seller are LBC, Grab, and Lalamove. Grab and Lalamove, hindi siya applicable sa akin kasi nasa province ako. So yung best option ko is through LBC. Yung mga choice ko para sa shipping, yung LBC na lang yung pinili ko kasi mas convenient siya. Meron pang choice binigay ang seller sa akin kung pwede daw maging COP or COD. Usually, pag bumibili ako sa Shopee, COD ang pinipili ko. Sabi niya, yung delivery fee is around 300 pesos or higher. Dun naman sa COP, which is cash on pickup, sabi niya, yung delivery rate lang is 100 pesos. Pinili ko na lang yung COP kasi mas mura yung delivery fee. Yun na yung pinili kong shipping option, yung cash on pickup sa LBC. And tinanong niya sa akin kung anong LBC branch na pwede niyang ipadala yung mismong item. Nag-search muna ako sa internet kung anong COP. And then, sabi sa website ni LBC slash YouTube niya, meron kasing ginawang video yung LBC, yung cash on pickup, ikaw mamimili ng branch nila kung anong mas convenient sa iyo slash kung anong mas malapit na LBC branch sa inyo. And then, yun yung ibigay mong address sa seller para pinadala ni seller yung item mo sa mismong LBC, yung ma-address dun sa product na binili mo, mapupunta sa LBC branch na pinili mo. Yung pinakakailangan sa COP, the branch address na para ipadala sa inyo yung item slash pera. Paano i-claim yung COP sa LBC? Ito yung mga requirements on how you can avail slash claim yung mismong product na binili nyo na ipanadala ni seller. So first things first is the reference number slash tracking number na sinend sa inyo ni seller, kung pinicturan niya, sinend niya sa inyo, and yung text message na sinend ni LBC sa mismong cellphone nyo. Ipapakita nyo yung reference number sa teller slash sa counter. And then, most important is your valid ID. Yes guys, you need a valid ID to claim your items sa LBC. Very strict sila sa ID, especially if money yung kukunin nyo sa branch nila. Yung binayaran ko lang, as I said earlier, yung delivery rate is 100 pesos. Yun lang binayad ko is 100 pesos sa LBC. Then nakuha ko na yung item ko. And then sinend ko lang sa seller na confirm na binayaran ko yung 100 pesos sa LBC. So yun lang guys. Hopefully may nalaman kayo dito sa short video na ito. So that's my experience about cash on pickup sa LBC. So far so good naman. Forget to subscribe. Comment down below. So, bye.